Yo mga idol, kamusta? Ang brutal na ultimatum ni Oscar De La Hoya. At nung nito doon na Eric Jr. kumpiyansa na maging 5 Division World Champion. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So halos isang linggo pa lang nga po mga idol, ang nakalipas matapos ang impresibong panalo ng lightweight superstar si Gervonta Tank Davis sa laban niya kontra kay Hector Luis Garcia, kung saan mukhang ayaw pa muna pagpapahingahin si Tank Davis ng Golden Boy owner na si Oscar De La Hoya dahil binigyan niya kaagad ng ultimatum si Tank Davis para magpadala ng kontrata sa most anticipated fight nila ng kanyang alaga na si Ryan Garcia na napabalita mga idol na posibleng mangyari sa April 15 ang bakbakan. Ayon sa Mexican legend mga idol, hanggang Lunes na lang daw para magpadala si Tank Davis ng kontrata, which is bukas yun dito sa atin sa Pilipinas. Dahil sakaling wala pa rin daw official na kontrata sa kanilang pinagkasunduan mga idol, eh walang ibang choice si Golden Boy kundi mag-move on na lang sa laban kay Tank Davis. Posibleng hahanap na lang ito ng ibang laban kay Ryan Garcia. At para naman sa mga boxing experts mga idol, eh tama naman daw ang ginawa ni De La Hoya na magbigay ng deadline kay Tank Davis. Dahil nga may pinagkasunduan na sila na laban, kailangan naman talaga may ikasa officially ang laban para ma-promote ka agad. Dahil nga isa itong super fight na laban na kadalasan 2 to 3 months pinopromote ang bakbakan. Nasasayang daw ang oras ng kanyang alaga sa laban na hindi niya alam kung willing pa ba si Tank Davis na lumaban. May mga ilang eksperto din mga idol ang nagsasabi na baka palabas lamang ang fight announcement ni Tank Davis kay Garcia para ipromote ang laban niya kay Hector. Makailang beses na daw kasi mga idol ginawa ng kampo ni Davis ang ganitong bagay kahit noong si Mayweather pa ang humahawak sa kanya. 10 days before the fight, tudubatiko si Davis kay Ryan Garcia. Marami siyang pakulo para pag-usapan sa social media. Subalit wala naman masama sa ginagawa ni Davis mga idol dahil ito ang strategy niya para ma-promote ang kanyang laban. Subalit ibang usapan na rin siguro mga idol na pinangako mo sa mga boxing fans na papalagan mo si Ryan Garcia pagkatapos ng nauna mong laban. Tapos ang ending pala isa palang prank, pinaasa at pinasabik lang pala ang mga boxing fans. Sa kabilang banda naman mga idol, noon ito doon na Eric Jr. kumpiyansa na maging 5 Division World Champion, kung saan sa live nga po mga idol ni Ma'am Rachel, sabihan na ring with Donito and Rachel patungkol sa paghahamon sa kanila ni Fernando Martinez na current IBF Super Flyweight World Champion. E malaki ang kumpiyansa ni Ma'am Rachel mga idol na magiging ganap na 5 Division World Champion si Donito sakali magharap sila ni Puma Martinez sa bakbakan. Hindi niya naman sinabi mga idol kung bakit kumpiyansa talaga sila na sila ang mananalo sa laban. Well, para naman sa atin mga idol, swak kasi mga idol ang boxing style ni Puma Martinez sa galawan ng Pinoy legend. Ito talaga ang gusto niya na kalaban, ang sugod ng sugod. Hindi mahirap makalanding ng suntok, lalo na ang left hook nito na pamatay. Idagdag mo pa dito mga idol ang likas ng pagiging matalino ng Team Donaire para gumawa ng game plan pangontra sa kagaya ni Puma Martinez.